Yun na nga lumabas na sa result. Ayan. Ayoko sana ipakumpain kaso nandito na. Pulmon niya nga lumabas sa x-ray ng anak ko. Kaya kailangan natin siya ipakumpain. Ayan na nga siya guys. Kung mapapansin nyo, ubo ng ubo. Wala naman lagnat at wala naman kahit ano. Pero sinabi ni Doc na mas mabuting maagapan na. Kaya nagtuloy na nga kami at nagpunta kami dito sa Garcia Hospital. Dito na namin siya ipapa-admit. At yan na nga, nagsulat na nga ng form yung asawa ko at sinake up na rin yung anak ko. Inig na na nga yung kilo at saka yung height niya. Okay naman yung lahat. At nakita rin niya na wala naman siyang lagnat. Napakatangkad at napakalaki nga nitong anak ko. Napakabilis ng panahon. Napakalaki niya na. At ito na nga yung ayaw ko. Swinab test pa nga yung anak ko. Lahat daw ng may admit ay may swab test. Buti na lang malakas at magaling tong anak ko. Kayang-kaya niya naman daw. At hindi nga siya umiiyak. Kahit tinusukan na siya ng swero. Makabuti nga ni ate nurse. Si binibiro at kinakausap niya si Sophia. Ina-interview niya at natatawa-tawa pa nga si Sophia. Napakalamping nga ni ate nurse sa mga pasyente niya. Yan na nga, tinukusukan na yung anak ko. Buti malakas at sanay na itong anak ko dahil sa dami ng bakuna. Lalong-lalo na nung mga nakagat siya ng mga aso niya, sanay na siyang mabaksinan. E bali, wala na sa kanya to. Hindi man lang siya umiyak, paka-brave nga na itong anak ko. Sobrang napakatapang. Yan na rin nagsabi na daddy, hindi rin naman gumagaling para mawala na magpa-admit na lang din ako. Wala siyang nararamdaman pero puro ubo lang siya. Pa namili ng mga damit at nag-ayos ng gamit niya bago kami magpunta dito sa hospital. Nakatusok na nga yung swero. Ayoko nga sana guys na ipa-admit. Kasi malakas naman yung anak ko pero hindi. Sabi ni doktor na mas magandang matapos na at may admit na. Kasi pabalik-balik yung ubo niya. Siyempre. Dahil sa ikakabuti naman din, admit na lang namin siya. Ito na nga kami sa VIP 2. Ito nga lang yung bakanting rooms. Kaya dito na kami napunta. Baliwala nga lang sa anak ko at ang sarap lang tingnan na kahit inusukan siya, hindi siya umiiyak. Kaya nagpapatawa-tawa na lang kami. Kumasabay din yung mga nurse dito at napakababait nga nila dito. Sabi nga ni Mrs. ko, ikakagaling naman ng anak mo, di mas magandang i-admit na natin. At napakaluwang nga rin ng kwarto niya. At medyo mataas na kami dito sa Garcia. Sabi naman ni Doc, 3 to 4 days lang naman daw kami dito. Ganun talaga, kasama talaga sa buhay yan. Para nga lang kami naka-check-in sa hotel at parang wala lang naman nangyari sa anak ko. Bilib nga ako dito sa anak kong ito. Paka-okay naman din ng kwarto namin. Para na lang kami naglilibak at naka-check-in dito. Siyempre may rep pa yan. Tuwang-tuwa nga yung anak ko. Ayoko man ipa-admit pero ubo ng ubo. Walang katapos ang ubo. Pabalik-balik yung ubo. At laging kumakating lalamunan. Natimingan pang kumain ng mangga na hinog at pinapak niya yung tatlo. Kaya lalong nangati yung lalamunan niya. Siyempre para makasigurado bilang magulang, kailangan na talagang ipa-admit para hindi na kami nababahala. Diyan na nga yung mag-ina, magkatabi sila. Nasar niya nga si mami niya, ayaw niyang katabi. At tumatawa pa. Tingnan niyo naman yung alak ko, sobrang tapang talaga. Napakaganda nga ng kwarto namin dito. At okay naman na kami. Lahat naman ng pagsubok talagang dadaan yan. Kaya laging mag-iingat. Siyempre, nagpabili pa nga ng burger yung anak ko, paborito niya. Tatlong piraso pa nga ang kinain. Hira naman mag-fast food, kaya binila na lang namin. At kami nga ni Mrs. ay kumakain na rin dito, na para lang kami naka-hotel. Check-in nga kami dito ng 4 days, kaya ganito na lang gagawin. Kain, tulog, bantay sa anak. Tsaka napakarami namang ayudang dumating sa amin. Si mama, tsaka si papa, tsaka yung mga biyanan ko, lagi nagpapadala ng mga ulam at ng mga makakain. Kaya nga, ang dami naming ulam, lalo pa nga kaming tatabang mag-asawa dito. Talaga nga naman yung panahon, hindi kasi maintindihan, hindi naman natutuyuan ng pawis yung anak ko, pero nasa school, hindi mo na mapigilan, tumakbo ng tumakbo. Kaya ayun guys, kain tayo. Maraming salamat sa lahat ng manonood.